sa pagpala umaga po sa inyong lahat. Napindot agad ni Jules yung title ko. At sorry po, dahil hindi ako nakarating nung nakaraang Thanksgiving natin, medyo masama po ang pakiramdam natin, pero tapos na po yun. Muli, biligyan ako ng Panginoon ng lakas sa pagkaloob ang mga bagay na aking tinanggap at bahagi sa inyo ang mga salita na sa akin ay makapagbibigay ng alakasan ng loob. Surprise sana yan eh, kung nasiglag na magiging pinindot ko na. Yan, magtataka kayo, ano naman ang kinalaman ng panggatong na yan sa pag-aaral sa pagsamba? Ano po? May palaisipan dyan, may logic, makikita niyo mamaya kung ano yung nais natin at tuntusan dyan. Sapagkat katalakayan ko sana, may kinalaman ko sa tiyera, kung ano yung digmaang nangyayari sa panahon natin ngayon, mas matindi yung digmaang spiritual po sa ating mga sarili na ang mismong kalaban natin po ay ang ating mga katawan. E digmaang ito. Ano po? May mga gusto siya, may ayaw. Pero gusto ko munang bigyan pansin itong bagay na ito sapagkat kung nakaraang ano bang date yun? Ilang kakagulo sa Quiapo, di ba? Ilang kaagawan yung isang sabihin natin doon ay Nazareno. Para sa kanila, ito daw ay makapagliligtas sa kanila. Kaya yan, may kinalaman doon sa ating paksa na yun. At makikita natin sa title pa lang, may paradong pang-iinsulto. Wala po, babasahin ko talata ang nakasulat panggagan. Ano po, hindi ako magsasalita dito ng naiinis o sabihin natin ay makapagpapapanting ng tenga ng iba. Kung ano yung nakasulat na title, babasahin ko talata. Yun mismo nakalagay. Ano po, tingnan natin kung ano ang nilalaman ng ating paksa. Ang pag-uukol ng isang masidhing debosyon ay maaaring magligaw sa isang tao kung ang pinag-uukulan ng panahon ay mali o isang imahinasyon lamang. Dahil hindi bukas sa aral, mapapansin natin, magmula pa noon yan sa history ng Israel, bakit ba sila ay palaging paulit-ulit na ipinasasakop ng Diyos? Dahil nga po sa katigasan ng kanilang mga puso na ang bayang ito'y pinaguriang bayang may matigas na ulo. Ang sabi ng banal na kasulatan. Hihingi ng tawad sa Diyos at ang Diyos ay kanilang paglilingkuran, bigla na namang malilibang, lilipas ang panahon, tatalikod na naman sila sa Diyos, gagawa na naman ng mga larawang inanyuan. Iba't ibang klaseng mga larawan na sinasamba na kung pag-iisipan natin maigi, wala namang kinalaman sa ating mga pagkatao. Bakit? Mga bagay na walang buhay. Papel, katakot-takot ang tagtad na papel sa loob ng kwarto ng isang tao dahil ang mag-aakala niyang yun ay makapagliligtas sa kanya. Nilalagyan ng sampagita, ng kandila, hinahalikan. Balik na rin yung picture, ano yun? Papel. Di ba lalabas para kang mega? Bakit mo sinasamba yung isang bagay na walang buhay? Samantalang ang Diyos na Espiritu ay ayaw bigyang pansin. Bakit? Wala kasing alam. Kulang sa impormasyon. Kaya namin nagagawa yan. Masisisi niyo ba kami? Pwede na lang sabihin. Kasi wala kang alam eh. Ngayon, layo yan ang ating pag-aaral. Hindi tumuliksa. Kundi ilabas yung katotohanan, ano ang nasusulat. Sa banal na kasulatan, patungkol sa pinatalakay natin may tinatawag sa hanggat. Tingnan po natin. Ang kakulangan ng marunungan o kaalaman sa salita ng Diyos ang nagtutulak upang isagawa ang isang bagay na pinaniniwala ng tao sa usapin ng pagkilala sa Diyos. Napakaraming Diyos. Sa mga ita, sa mga dumagat, ang Diyos nila kulay ilim. Tinatawag na anito. Meron namang ang mga Diyos unggoy. Meron namang ang mga Diyos ay daga. Meron ang kanilang mga Diyos elepante. Pag mag-iisip ka, meron bang talatang nakasulat sa banal na kasulatan na ipinabawal ng Diyos ang mga bagay niya? Ang dami ng talata. Pero ang tao, sadyang matigas ang ulo. May naniniwala pa nga sa anting-anting. Di ba? Meron pang kunwari ay dadasalan mo daw sa Dolores Queso. Meron pang mga sampung nabihin natin ay dalawang linggo. Pagkatapos ay pababasbasan mo sa isang pinakamataas doon na grupo, hindi rin kinatabla ng mga taga, ng mga bangil o ano-ano mga bagay. Ang pagliligtas ng Diyos ay
hindi physical. Spiritual. So makikita natin, nagtutulak yung mga bagay na yun sa kawalan ng informasyon. Dahil nga sa kabulangan ng salita ng Diyos. Ang idolo, tinatawag sa Pilipinas na amito, ay isang uri ng tao o bagay na hinahangaan o sinasamba na kinopya ayon sa larawang nakita. Mahilig ang tao mag-drawing. At yung tinatawag na karunungan na yun, ibinigay ng Diyos sa atin kung paano, halimbawa ako na inlove, gustong-gusto kong babae, dinodrawing ko yun. Meron naman ang gusto niya, kasi naalala ko yung kaibigan ko, yun ang dinodrawing niya. So meron tayo sa kaisipan na makalarawan na nakabalot na ang ginagawa ay idinodrawing natin. Isa sa puno, kung saan-saan ay nagbabandilisin, kung ano yung kanilang naiisip. At itong bagay na ito ay ginagawa nilang parang isang buhay. Doon nagagalit ang Diyos kapag ka kanilang sinasamba ito. Maaari din itong isang bagay na hinahangaan, gaya ng hayop o taruma na sinasamba sa halip na ang tunay na Diyos. Mag-iingat kayo sa mga ina-idol nyo. May mga idol dito, si Justin Bieber. Ha? Yung buong kwarto ang puro laman, si Justin Bieber, si Michael Jackson. Baka dinudyose nyo na yan, mag-iingat kayo. Marami ngayon mga K-pop, ang gusto si Nancy, ang Momolan. Mag-iingat kayo. Baka sa kabila ng unay, sobra-sobrang paghanga na ang inyong nararamdaman. Mali po yung pagsambayo sa Diyos Diyos. Ayaw po ng Diyos Diyos. Hindi masamang humanga, pero yung hahabulin mo pa, lalagyan ang alayan mo pa ng mga bulak na pagsambayo niya. Itiripan mo pa ng kandila, hindi nararapat yun sa isang kagaya nating mga tao. Kaya na nangyari kay Bernabe na sila nagpagaling ayon sa aklat ng Acts, sila sinamba ng tao. Kami mga tao rin na may karamdaman, sabi ni Pablo. Nasa hihirapan din kami. Sumamba kayo sa Diyos, huwag sa amin. Itong mga tao na ito, nagagawa nila yung bagay na yun dahil sa sobrang paghanga. At ayan nga yung nakalagay, bagay na hinahangaan gaya ng hayop o tao. Merong isa naman, inlab na inlab siya sa Shih Tzu. Merong isa naman, ang gustong-gusto niya, Paro, Tarsier. Hindi niya alam, sinasamba niya ng palayo. Pati ang mga sumusunod niya, may tarsier na rin. Sobrang ng panghanga doon. Pati si Nelas, naka-tarsier na rin. Baka susunod, mukha ka ng tarsier. Bakit? Sobrang ng paghanga yung ginagawa mo. Hindi na tama. Over? Masyado namang in-touch. Diba? May mga ganon. Yung mga bagay niya, ingat ko, sapagkat ang Diyos ay hindi natutuwa sa mga ganyan. Ayan, ayan. Isang halimbawa yan, nagka-problema kasi kami sa PowerPoint presentation, pasensya na kayo kung konti yung picture. Di ba may tinatawag na the drunken monkey, sa China yata ito. Sinasamba nila yan. Yung mga amboy na yan. E pagka inisip mo, hello, bakit ba sinasabi na nga ng Diyos na siyang sasamba, hindi nagagagawa kayo niya. Marami kasing bagay sa banal na kasulatan ang makikita natin naging halimbawa para hindi natin kularan. Yung mga nakita nyo po doon nung nakaraan sa TV na nagkakagulo, may stampit pa, ay nagpapakita yun ng kawalang kaalaman sa salita ng Diyos. Kasi kung alam mo ang salita ng Diyos, hindi ka makikilahok doon. Unang-una, mainit. Pangalawa, sigurado maraming tao mabako. May mga may putok-putok pa yan, hindi sa kaartihan. Pero diyan hindi naliligo kasi bago daw magpanata, huwag maliligo na isang linggo. Sali ka ba dyan? May mga ginagawang tungtungan yung mga balikat para daw mahawakan yung imahe, mahalikan kapag natanggal ng kasi. Ay, sakit. Diba, no? Bakit? Ba't saan nila nakuha yun? May mga oil pa, may binibenta pa mga ano-ano mga panyo, mga umbrella para daw makapagliligtas. Pag pinansin natin maigi, mga bagay na walang buhay, babasahin natin mamaya.